Everyone at welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Today is July 16, 2021. So ayun po no mga kaibigan, kung hindi nyo pa po nagagawa at first time nyo po sa ating channel, please click subscribe. May subscription button po tayo dyan sa baba. May subscribe button tayo dyan. Also mga kaibigan, huwag nyo rin po kakalimutan na meron tayong like and share buttons. Sa mga nasa Facebook na nanonood ngayon, Facebook. Sa mga Facebook na nasa Facebook pala na nanonood ngayon, click nyo lang yung like button dyan sa taas. Huwag nyo rin po kalimutan na meron tayong social media accounts. Ha? Meron tayong Facebook, Twitter, Instagram, Laika, and Big Kiss. So, paki-follow na rin po tayo dun sa mga accounts na yun. Ayan. Bago po tayo magpatuloy sa ating susunod na topic, mga kaibigan, tayo po muna dumako sa ating business partner na si Wonderfully Made. Si Wonderfully Made po ay isang online business na gumagawa ng mga customized boxes at gifts para po sa inyong mga minamahal sa buhay. Tulad po ng ganito. Wow, bago to ah. Ayan, tulad ng mga ganyan, mga kaibigan. Diba, napakaganda? Kung gusto nyo pong bigyan ng mga ganitong klaseng regalo ang inyong mga minamahal sa buhay, or kung gusto nyo po na magbigay ng mga ganitong klaseng pag-giveaway sa inyong mga events, no? Like weddings, binyag, etc. etc. Kontakin nyo lang po si Wonderfully Made sa kanya pong mga accounts dito. Meron po siyang Instagram. Ayan, message lang siya sa Instagram. Meron din po siyang Facebook. Okay? At meron din po siyang Viber, phone number, at email. Ayan. So, kontakin nyo lang po siya dyan para magkaroon po kayo ng mga ano, napakagandang pangregalo sa inyong mga minamahal sa buhay. Okay? Okay. Tuloy tayo sa ating last topic. Ide-dedicate ko tong last topic na to sa isa pang mamang nahihibang. Hibang na hibang. Siguro. Alam nyo, mga kaibigan, feeling ko nasobrahan talaga ng suntok sa ulo tong si Manny Pacquiao. Kung ano-ano nang iniisip niya. But anyway, hindi ko alam kung nabalitaan nyo na to. Lalo na sa mga nasa abroad ngayon. No? Pero kung hindi pa, ibabalita ako sa inyo. Eto na! Wait lang. Ayan. Hintayin natin mag-load. May ganitong drama si Manny Pacquiao ngayon. Grabe ang atake, sabi ni Manny Pacquiao. Pacquiao laments insults after speaking out on government corruption. Yan. Biktima na. Biktima na naman si Manny Pacquiao. Biktima na naman. Ay, nako, Manny Pacquiao. Ano bang history niyan, no? Feeling kasi yan, pinagtitripan siya o iniinsulto siya. Ano po bang history niyan? Ang history po niyan, mga kaibigan, eh, ito. Noong July 4, if I'm not mistaken, basta Sabado yun eh. Kailangan lang sa kalendaryo ko. July 3, if I'm not mistaken. July 3. Noong July 3 po, mga kaibigan, nagkaroon siya ng press con. Sa press con po niya, inakusahan po niya ang gobyerno, lalo-lalo na po ang DSWD, ng corruption na umaabot po sa tumataginting na 10.4 billion pesos. Yung ayuda daw na naka-allot sa ating mga mahihirap, eh hindi na alam kung saan napunta. Well, posible kasing bumalik siya sa National Treasury. But anyway. Anyway. So, naglabas siya, no, na meron daw siyang expose. Ang nakakatawa lang dito, mga kaibigan, nagpa-expose siya. Pagka-expose niya, umalis siya papuntang Amerika. Galing, di ba? Ang tapang talaga. Ang tapang-tapang niya. Pumunta ng Amerika, ang mama.
hindi siya nag-file ng kaso. Kailan lang siya nag-file ng resolution? Kahapon. Hindi ho natin alam kung siya mismo ang gumawa ng resolution na yun o baka si Ron Monsayak lang. Si Ronwald Monsayak o baka yung ano, puppeteer niya, si ano, si Coco Pimentel. But anyway. So yun nga, inakusahan daw niya yung DSWD at ang StarPay ng katiwalian. At ngayon, sinusulsulan na rin siya pati ng bayan. Mga kaibigan, ilang beses ko na rin po sinabi sa inyo to. Kung nakakakita kayo ng kakampi sa mga makakaliwang grupo, eh nasa malikang poder. Kapag ikaw ay kinampihan na ng mga makakaliwang grupo, eh nasa malikang poder. Ay nako. Ma'am Eri Imamura, maraming mong salamat sa inyong super chat. Thank you for wear the t-shirt I sent for you from Japan. What always watching you. Thank you very much, Ma'am Eri Imamura. God bless you po at salamat din po sa super chat. Ayan, going back po. Okay. Ay, by the way, no? Kasi mamaya, bago ko tapusin. Bago ako matapos ng live. Pag, yun nga, story nga sa ako kanina, no? Kapag ikaw, eh, sinuportahan na ng mga makakaliwang grupo, ibig sabihin niya, nasa mali ka ng poder. Nasa mali ka ng poder, mga kaibigan. Kaya, parang hindi magandang senyales sa political career ni Manny Pacquiao. Sabi ng Inquirer, no, the Department of Social Welfare and Development should answer corruption allegations on the distribution of the Social Amelioration Program SAP funds according to bagong alyansang makabayan or si bayan. Sinong nagsabi? Si Renato Reyes. Lang ya. Pag kinampiyan ka na ng mga aktivista, mga kaibigan, eh nasa mali ka ng poder. Sa panahon ngayon, ay wala. Wala. Ang sabi ni Renato Reyes, maraming reklamo sa comment section ng StarPay. At talaga ang pinagbasihan mo talaga yung comment section ng Facebook page. Walang malinaw na track record ang app at hindi kasing established ng ibang electronic money issuer, kaya talagang palaisipan kung bakit kasama ito sa mga napili ng DSWD bilang tagapamahagi ng SAP. Okay. Walang problema ako sa kanya si StarPay. Negosyo yan eh. Kung may mali talaga, o di mali. Mali, di ba? Walang problema doon. Pero talaga, ang pagbabasihan nyo talaga, yung comment section ng Facebook page, huwag naman ganun. Akala nyo naman, tanga kami. Hindi kami tanga. Comment section talaga ng StarPay, ang pagbabasihan nyo. Hindi nyo pagbabasihan yung actual na transaction records. Mga kaibigan, tayo nga, pag mayroon tayong, ako may GCash ako eh. Kapag ako may transaction ako sa GCash, lahat ng nakukuha ako ng notification eh. Mayroon text, mayroong email, tapos mayroon pa dun sa actual na app, mayroon transaction at transactions dun, recent transactions. Yun talaga ang pagbabasihan nyo, Facebook page comments. Ang bobo naman. Akala nyo talaga kakagatin namin eh, no? Akala nyo talaga kakagatin namin yung ganyang drama nyo. Ma'am Marisa Nishioka, solid Marcos loyalist. Ako sa puso at gawa, sana nga mag-team sina BBM at kung sino man sa Duterte. Kahit sino. Diba? Loyalista tayo. Yung mga kaibigan natin, yung mga DDS dyan, welcome po kayo sa ating channel. Magkakaibigan tayong lahat. Ayan. Sabi ni James, isi-screenshot ko pa yung GCash, di ba? Isi-screenshot mo pa yun, tapos isi-send mo dun sa nakatransaksyonan mo. Tapos may transaction number yun. So, ang pinagbasihan nila ng katiwalian ay comments ng StarPay sa kanilang Facebook page. Naman. Ginagawa niya naman talaga kaming tanga niya. Hindi kaya ang nagbigay ng impormasyon kay Manny Pacquiao, eh sila rin, yung mga kaliwang grupo din.
Yun lang naman. Naisip ko lang naman, mga kaibigan. Pero sumagot na dyan ang DSWD. Pero syempre, sige, magkaroon tayo ng Senate hearing para makapagpabida kayong lahat. Yung mga senador dyan, makapagpabida kayong lahat ulit dahil mag-i-election na next year. Pero sanagot na po yan ng DSWD. Ang sagot po dyan ng DSWD ay ito, ang tagal. Yan. July 4. The Department of Social Welfare and Development maintained the 10.4 billion COVID-19 pandemic funds which Senator Manny Pacquiao claimed were missing were all accounted for. Kumbaga, sinasabi ng DSWD kay Manny Pacquiao, Manny Pacquiao, bilang yan. Bilang yan. The DSWD emphasized that all funds provided to the financial service providers are all accounted for and there are no missing funds. All aid distributed is supported by liquidation reports that can be shared if necessary. Ano pang sinabi ng DSWD? The FSPs, including StarPay, liquidated the budget that they received and refunded the amount for the unserved beneficiaries to the DSWD. Bayad. Bayad. Ay nako, Manny Pacquiao. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Tapos ito pa sabi ni Manny Pacquiao, ni StarPay naman. Sabi ni StarPay, syempre, di-deny nila na merong corruption. Sabi, in a very short period of time, StarPay was able to cover more than 5 million beneficiaries that were successfully paid as we went above and beyond the original allocation set by the DSWD and BSP. We have already liquidated the funds given to us and have refunded the amount for the unserved beneficiary. So, ibig sabihin, nakapagbigay daw sila sa 5 milyong beneficiaryo at yung sumobra ay naibalik na nila. Uulitin ko po, mga kaibigan, kapag po kayo ay kumuha ng transaksyon sa kahit anong e-wallet, Grab Wallet, GCash, at ito ngayon si StarPay, lahat po yan may transaction number. Ang kailangan nyo pong tingnan para malaman kung merong katiwalian ay i-check nyo kung ilan yung nabigyan at ibabangga nyo yan dun sa transaction number. Simple lang naman yan eh. So ang sinabi nila, ang sabi ni StarPay, StarPay, sabi mo meron kayong 5 milyon na pagbigyan. Magkano yung total nun? Diba? O yung tapos, titignan mo yun, 5 milyon na pangalan, may transaction number dapat yun sa tabi. Dapat valid lahat yun. Kailangan mo pa ba ng Senate investigation dyan? Kailangan mo ba ng Senate Blue Ribbon Committee dyan? Hindi na. Actually, kahit kayang-kaya nga sa audit yan eh. Audit lang yan. Pag pina-audit mo yan, walang problema, tapos yan. Hindi mo kailangan ng Senate investigation dyan. Ngayon, bakit gusto ni Manny Pacquiao ng Senate investigation? Para makapag-grandstand siya. Para sa Senate investigation na to, siya yung bida. Magtatanong siya, StarPay, how many did you disburse to the beneficiaries of SAP? Ganun-ganun pa yan. Wrong grammar pa yan. Malamang. So, paano? Para makapagpabida siya. Paano pag sinagot siya ng StarPay? O let's say, sinagot siya ng StarPay. Sabihin sa kanya ng StarPay, we have already disbursed X number of beneficiaries. The total amount is this and this is the amount that we have returned to DSWD. Ano ha sabihin ni Manny Pacquiao doon?
Wala. Can you send to us the documents so that we can review? Yun lang naman sasabi niya dun eh. Tapos hearing ulit the following day. Diba, paano lang yun eh? Katangahan lang yun mga kaibigan eh. Ano yun, parang pabida lang talaga yan. Bida-bida lang talaga yan. Walang mangyayari dyan. Yung mga in aid of legislation nila, yung mga hearing in aid of legislation, mga walang kwenta yan mga kaibigan. Hearing in aid of entertainment yan, entertainment value. Ba, mga kaibigan, nung ito yung hearing nitong sa Sambayanan, yung Kalaka Eric, nag-hearing sila tungkol sa red tagging, di ba? Red tagging at saka recruitment ng mga kabataan. May batas na bang nagawa si Panfilo Lacson laban sa mga legal fronts ng CPP, NPA, NDF? Wala. Anong in aid of legislation ang pinagsasabi? Maraming salamat, Kishi, sa iyong super chat. God bless you. And shout out sa iyo. Maraming salamat. Tapos sa likod ni Manny Pacquiao, may magbibigay ng notes. O, oh, diba? May magbibigay ng papel. Tapos babasahin lang ni Manny Pacquiao yun. O. Oh. Kalokohan lang yan eh. It's a waste of people's time. It's a waste of people's money. But anyway, tuloy natin. Kasi recently, itong si Manny Pacquiao ay may mga statements na pinagbibitawan, na pinagbibibitaw laban kay Pangulong Duterte. Ito, una. Nakakatawa itong mga to. Totoo lang. Comedy talaga. Anyway. Di ba tinawag siyang punch drunk ni Pangulong Duterte? Anong sabi? Punch drunk? May pag-contest ako ng memorization ba? Says Manny Pacquiao. Ay, nako. Sabi, makipag-contest na lang ako ng memorization, sabi niya. Dahil dun, ang weak talaga nung comeback na dun. But anyway, sabi niya, hindi naman ako sa nagyayabang, pero makipag-contest na lang siguro ako ng memorization kung punch drunk ako. Ano? Ano? Anong connect? Anong connect, Manny Pacquiao? Anong connect? Anong connect? Ano yung connect ng memorization sa punch drunk? Oh my God! Ang sakit mo sa ulo! Anong connect? Makikipag-contest ka ng memorization laban kay Pangulong Duterte? Una-una, anong connect nun sa punch drunk? Pangalawa, lawyer si Pangulong Duterte. Sanay sa memorization yan. Sabi ni Blackthorn 2001, punch drunk nga. Ay, nako. Ang bobo. Ano daw? Una, yun nga, anong connect nung punch drunk at contest ng memorization? Parang wala akong makitang connect. Unang-una. Pangalawa, lawyer si Pangulong Duterte. Alam niyo po, sa pag-aaral po ng batas, hindi naman required, pero one of the critical skills that you have to learn or you have to master is memorization. Imememorize mo yung Latin, imememorize mo yung mga, well, imememorize mo yung mga article numbers. Hindi lang yun, hindi lang memorization ha. Iaano mo pa, kailangan maintindihan mo siya ng lubos. Anong connect? Baka hindi mo na naman alam yung hinihingi mo, Manny Pacquiao. Huwag mong kalimutan yung political science degree mo, 3 months lang yan. 8 years nag-aral si Pangulong Duterte ng abuga para makatapos ng abuga siya. Ay, nako. Punch drunk.
Lawyer versus Paul Sy diploma for sale. Sabi ni Marco Solid Loyalist Movement. Ay, nako. Meron pa. Hindi pa doon natapos, mga kaibigan. Meron pa siyang sinabi dito. Sabi ni Manny Pacquiao, dinidistract lang talaga ako ng mga kalabang ko sa politika. Sabi niya, political foes distracting him para magmukha akong tanga. Alam mo, Manny Pacquiao, hindi ka kailangan i-distract ng mga kalabang mo sa politika para magmukha kang tanga. You are doing it very, very perfectly all by your lonely self. Hindi ka kailangan hindi ka kailangan tulungan. Hindi ka kailangan pagmukhaing tanga ng mga kalaban mo sa politika. Totoo lang. Kayang-kaya mong gawin yun mag-isa. Ay, nako. Sabi ni Jeremy Huber, Pacquiao parang grade 1 mag-reason out. Totoo. Anyway, ito sabi ni Manny Pacquiao. Nakafocus naman ako dito, sabi ni Manny Pacquiao. Nakafocus naman ako dito. I'm sure that's what they want to do. Trying to distract me para ma-distract ako. Okay? Matalo ako. Hindi naman tayo pinanganak kahapon lang o hindi naman tayo natutulog sa pansitan. Okay? Nagtangka nga ako eh. Grabe atake nila sa akin. Grabing paninira nila sa akin. Wala naman akong sinasabi. Sa totoo lang, hindi naman ako nagnakaw, hindi naman ako nanloko ng tao, hindi naman ako yung nang-argabyado. Sinunod ko lang yung nasa puso ko na kailangan ko ipaglaban kung ano yung commitment ko sa sambayan ng Pilipino, ipaglaban ng mga mahihirap na tao, yun lang nagnasa puso ko. Ano daw? Sino nag-type nito? Kasalanan ko ba yun? Kasalanan ko ba na tumayo ako sa katotohanan, tumayo na ipaglaban ang tao? Daming sinabi. Kasalanan ko ba yun na ayaw kong maipag-compromise? Hindi ko kasalanan kung ayaw kong maipag-compromise at gusto kong magserbisyo ng tama. Okay. Ay, nako. Kung ako nga ginaganon, kaya nilang ganyanin. Ano pa kaya yung mga maliliit na tao, kaya nilang lokohin? Okay. Ang layo ng ano mo ha, ng sinabi ni Manny Pacquiao dito. Kasi meron pa siyang sinabi sa ano. Actually sa interview yan sa GMA. Sabi niya, ang gusto ro ng mga kalaban niya sa politika ay mapahiya siya. Kasi pag natalo siya, mapapahiya siya. Well, totoo naman yun. Pag natalo ka talaga, mapapahiya ka. Pero hindi dahil yun sa galing mo o hindi mo galing sa boxing. As a politika. Yun ay related sa galing o hindi mo galing sa boxing. Diba? Walang connect dyan, Manny Pacquiao. Yung politika ang nagaganap ngayon sa Pilipinas. Huwag kang pa-victim. Para ka na rin si Kiko Pangilinan. Kung magdahilan ka, pa-victim ka na rin. Eh. Para ka na rin si Coco Pimentel eh. Binibiktima daw sila ni Lacuzzi. Ang weird naman nun, kayo yung leader sa PDP laban, tapos kayo yung binibiktima. Ang weird naman nun. Hindi naman kayo yung oppressor. Kayo yung leader, tapos kayo ino-oppress. Ang weird naman nun. Meron pa siyang sinabi. Sabi ni Manny Pacquiao, hindi pa raw siya tapos sa kanyang mga expose. Hintay lang daw makabalik siya. Ang sabi niya, Pacquiao vows to bear audio-video recordings of government corruption. Wow. Corruption daw. Ang sabi, kasi diba sinabihan ni Spokes Harry Roque na akala niya atomic bomb daw yung pasabog ni Manny Pacquiao, watusi lang pala. Sabi ni Manny Pacquiao doon, sagot niya, alam mo natatawa lang ako, sabi nila watusi. Natatawa nga ako, watusi. Sige, pagdating ko dyan, watusi pala. Ipapalabas ko video audio recording. Kung papayag lang, maipalabas pati audio recording, sabi. Okay.
Hayawa 2C, hindi ako nakikipag-away sa Pangulo, hindi ako nakikipag-away sa iyo, Mr. President. Ang alam ko, ayaw mo rin ng corruption. Kahit ilang beses tayong nag-uusap, Mr. President, lagi kong sinasabi sa iyo na ayaw ko ng corruption. Okay. O ano, asa nga yung ebidensya mo? Ba't nagintay ka pa? E di sana pinakita mo nung ano, nung nag-expose ka, para may pag-uusapan tayo medyo matino. Ito yung ano eh, ibig kong sabihin na hindi kailangan gawin ng mga kasama mo, ng mga kalaban mo pala, Manny Pacquiao, na pagmukhaing kang tanga. You do it perfectly fine all by your lonely self. Ikaw lang, sapat na. Ikaw lang, Manny Pacquiao, sapat na. Nagmumukha ka ng tanga. Ito pa huli niya sinabi. Marami siya sinabi, pero ito yung mga gusto ko i-highlight. Ito, sa palagay ko, yung pinakamatindi. Di ba, may National Assembly ngayon ng PDP laban sa Clark. Ngayon yun, tsaka bukas. Ano sabi ni Manny Pacquiao? Pacquiao insists PDP laban National Assembly in Clark unauthorized. Attendees may be sanctioned. Yan ang sabi ni Manny Pacquiao. Wow! Tindi. Ang sabi, di namin nire-recognize yan dahil walang proper coordination especially sa akin at sa mga members ng National Council. Ah, okay, so wala kang vice-presidente. Wala kayong vice-presidente para mag-decide on your behalf dahil wala ka sa Pilipinas, di ba? Tindi. Definitely, there are sanctions, sabi ni Manny Pacquiao. Kailangan masunod yung bylaws, rules ng partido, constitution ng partido, kailangan ang ideolohiya ng partido ang masunod. Sounds familiar ba, mga kaibigan? Linya to ni Coco Pimentel. Yan ang tuta. Trained na trained, di ba? Hindi naman naiisip ni Manny Pacquiao yan eh. Utak ni Coco Pimentel yan. Pati Roba, si Pangulong Duterte, tanong sa kanya ng reporter. Naalala ko yan eh. Nasa interview ng DZBB kanina. Ang nagtanong niyan, si Arnold Clavio. Sabi ni Manny Pacquiao, kung may grounds, lahat ng members, kahit akong presidente, kung may ground na pwede akong tanggalin, tatanggalin. Oh, ang tapang ni Manny Pacquiao. Tapang! Tatanggalin daw. Oh! Pero kung tanggalin ako para sa mga vested interest, mga self-interest ng iba, I have majority of support of PDP national members. So let's see. May 15,000 daw sa kanyang sumusuporta na PDP laban. In fact, we have the support. May signatures na kaming nakuha, binigay ng members ng partido. These are 15,000 signatures. May mga pangalan at mga number na anytime pwede silang i-confirm kung nagpirma ba sila o hindi. Okay, anyone can claim that. Wala naman problema. Feel free. Feel free to claim that, Manny Pacquiao. Walang problema. Pero based sa kwento ni Coco Pimentel sa amin kahapon, ang total number daw ng PDP laban ay nasa 100,000, more or less. Kung meron kang 15,000 signatures, hindi yan majority. Hindi yan majority. You have 100,000 members. 15,000 lamang ang meron ka. Majority yan. Do the math, Manny Pacquiao. Ayaw mo magmukhang tanga, di ba? Do the math. Ilang porsyento yan, 15,000 out of 100,000. Ay, nako. Hindi majority yan. 3% sabi ni John Lee. 3% ang bagong majority. Sounds familiar.
ako. May mga nag-compute nga 15%. Tama na, 15,000, 15% ka. Kasi 10% is around, di ba? 10K is 10%. So, 15%, 15K. Ay, nako. Buti sana kung may 85,000 ka. Yun, majority yun. O kahit 60,000 na lang. 60,000 signatures. Yun, majority pa rin yun. 15,000? Pinagmalaki mo? Anong pinagmalaki mo dyan? Tawa naman ako doon. Sabi ni Miles ko, ninya at least 50,001 para majority. Tama naman. Kahit nga 50,001. Sabi ni I Love Kalihi Vlogs, this is proof that Manny is not fit for the presidency in all angles. Maybe as a clown. But really, the election is such a circus and this early on the clowns have come to town. And this early on, the clowns have come to town. Totoo yan. Hindi siya fit. 15,000 strong. Baka niya sinagot, dapat si Paxi yung sumagot niya. Ay, naku. 15% lang daw kayang bayaran ni Pacquiao. Sino yung nagsabi nun? Si Dixie Tarzan. Adora Flor de Riz, a shoutout din po sa inyo. 55K majority na. Sabi ni Hans Karat. Di ba, at least 50,000 pataas. Di ba, para at least meron ka nung lampas ka dun sa half, di ba? Tinde. Ay, nako. Saan na yun ang ano ko? Ayan, pointer. Ayan. Ay, nako. But anyway. Oh, ito na. Sabi ni Manny Pacquiao. Siguro dito ko na rin tatapusin tong parte na to. Sabi ni Manny Pacquiao, if mahati daw ang PDP laban sa dalawa, sabi, will stick to the founder of the party, which is the Pimentel family. Nag-announce naman na nagsabi na kung gusto nilang bikain o biyakin. Biyakin ang partido, wag. Bumuo sila ng ibang partido, wag lang ang PDP. Wow. Wow. Ito yung sagot sa inyo, 100,000. So meron siyang 15,000 out of the 100. Okay. Ma'am Laura Laboriante, maraming pong salamat sa inyong super chat. It is very very much appreciated. God bless you po. At ingat po kayo dyan ni Tito Cesar Laboriante. Ay, ako. Mukhang punch drunk nga ito si Manny Pacquiao. Ako, punch drunk? Hamunin ko siya ng memorization. Ay, nako, ang weak. But anyway, Manny Pacquiao, push mo lang yan para may content kami. Tuloy mo yan, ha? Tuloy mo yan para lagi ka namin pinag-uusapan. Para sa eleksyon, meron kaming pagtatawanan. Minsan talaga kailangan ng ano eh, pag medyo mainit na yung balita, kailangan ka mo ng komedyante tulad ni Manny Pacquiao. Ay, naka. Diyos ko. Sakit sa bang si Manny Pacquiao, mga ibigay. At ang tapang niya, sabihin niya, kahit daw si Pangulong Duterte, bibigyan niya ng sanction. Oh. Kamusta naman ang chairman versus president? But, kaya nga may board. So, may vice chairman sila, may kung ano-ano pang nasa paligid niya. Pero, one thing is for sure, mga ibigay. One thing is for sure. And ito po yun. Ang nagko-control kay Manny Pacquiao ay si Coco Pimentel. Alam na natin ngayon yan. So, intayin natin na dalawa lang yan eh, mangyayari dyan. Either mabiyak ang PDP laban or
I doubt na makakabuo pa ng party, ng bagong party this late. Either hahanap ng ibang party yung mga alis ng PDP laban, or susuportahan nila si Pangulong Duterte kahit independent siya. Tapos next election sa sila magtatayo ng partido for next election sa 2024, 2025. So mga kaibigan, maraming pong salamat sa mga 1,700 po nanood sa atin sa YouTube, sa Facebook, nasa 25 daw sabi kanina. Thank you very much po sa panonood po ng ating live at God bless po for this weekend. Maraming po salamat sa inyo pong patuloy na suporta. Sa Monday po uli tayo, magkikita-kita no 11 PM. Meron po tayong live viewing ng ating SONA, the final SONA ng ating Pangulong Duterte. Kaya po mga kaibigan, tune in. Maaga po ang ating live noon, no, kasi final SONA na nga ni Pangulong Duterte. At sa mga kaibigan po natin na nasa abroad, God bless your day. Sa mga nasa Pilipinas naman po, no, God bless your rest. And I'll see you all on Monday on our live SONA viewing. Hindi ko pa po alam kung anong oras, pero maglalagay po ako ng announcement sa ating Facebook channel. Kaya sa Facebook page, kaya lagi po kayo mag-follow sa ating Facebook account. So, I'll see you all on Monday for the final SONA of President Duterte. I'll see you. Bye!